Mahal ko ang musika. Musika siyang karamay ko sa aking pag-isa. Pakaramdam ko kasi, wala nagmamahal sa akin. Oo, mahal ako ng nanay ko, ng tatay ko, kapatid, tiyo, tiya, lolo, lola. Pero ibang pagmamahal ang sinasabi ko. Yung pagmamahal na sinasabi nilang may kilig. Yung pagmamahal na makita mo lang siya, para ka nang ginigiyautan. Pinaghinikit ka sa di malamang dahilan. Yung bang pagmamahal sa taong makakasama mo sa hirap at ginhawa. Yung kasama mo sa pagbuo ng sarili mong pamilya. Wala eh. Walang makagusto at magmahal sa akin. Sino ba naman magkakagusto sa akin? Sakto lang ang aking kapugian. Medyo mayabang pangaraw. Wala rin self-confidence. Kung ano-ano pa, etc. etc. Pero hindi ako mayabang, no? Well, anyway. Actually, may nagmahal naman sa akin. Naging kami. Oh, sa inyo. Minahal ko siya. Minahal ng sobra-sobra. Minahal ko siya ng sobra pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Hindi matatapos ang araw na hindi ko siya kinukumusta. Pinapaalalahanan ko, kumain na siya, nakapagpahinga na. Pero ewan ko ba? Dumating ang punto na bigla na lang niya akong iniwan. Ganun lang kadali sa kanya. Umalis siya nang walang paliwanag o kung anumang dahilan. Kung may dahilan man siya, hindi na niya ito sinabi sa akin. Kaya eto ako, nagmahal, nasaktan, lumuha, umiyak. Maraming tanong sa aking isipan. Bakit? Ano? Saan? Kailan ako nagkamali? Masakit. Napakasakit. Ang tagal kong dinamdam yung pag-iwan niya sa akin. Pakiramdam ko ay ako ay isang pinakawalang silbing tao sa mundo. Pinakawalang kwenta. Sipin niyo, wala naman akong ginagawang kasalanan o masama sa kanya tapos basta niya na lang ako iniwan. Iniwan na parang basahan na walang pakinabang. Iniwan na parang walang pakaramdam. Iniwan na walang paalam. At alam nyo ba, ito ang pinakamasakit, parang... ewan. Napakasakit na sa iba ko pa naalaman ang dahilan kung bakit niya ako iniwan. Iniwan daw ako dahil kailangan pumili sa pagitan ko at sa kanyang pagsuporta sa kanyang pamilya. Ewan ko ba? Hindi niya naisip na katuwang niya ako sa kung anumang problema o anumang hamon na kinakaharap niya at ng pamilya niya. Gano'n naman talaga dapat, di ba? Ayoko lang isipin na hindi niya talaga ako mahal kaya hindi niya ako pinaglaban at kailangan niya akong iwanan. Kaya eto ako ngayon. Musika ang aking pinagbuhusan ng atensyon. Dito na ilabas ko ang aking nadarama sa pamamagitan ng melodya. Naiibsan ang sakit at pait na aking nadarama. Tipa-tipa ng gitara, tambol-tambol sa mga silya, nakakabuhon ako ng kanta. Tapos ilalagyan ko pa ng letrang madrama, o di kaya naman yung masaya. Gusto niyo marang example? Huwag na muna. Kwento ko na lang dito sa aking musika. Meron dumating na bisita. Itong aking bisita ay kakaiba dahil minahal niya ako na sobra. Pinagdaman niya sa akin ang pagmamahal na tapat at walang pag-aalin naman. Bukas ang aming komunikasyon. Napag-uusapan namin lahat. Siningat musika, teatro, teleserye, Aldab, Jadeen, Katniel, pamilya niya, pamilya ko, paniniwala niya, paniniwala ako.
Napagdidiskusyon lang rin namin kung anong milk ang masarap. Bakit tumataas ang presyo ng krudo at gasolina? And heck, kahit politika, ekonomiya, o climate change na pag-uusapan namin dalawa. Masaya, di ba? Kaya ngayon, eto, masaya ako. Dahil dito sa aking bisita, nakita ko ang ganda ng buhay. Ang liwanag ng araw, ang dulot na balanse ng dilim ng gabi, ang bango at kulay ng bulaklak, ang direksyon ng hangin. Basta, marami akong nakita at natutunan sa kanya. Kaya naman muli kong binuksan ang puso ko. Kaya eto ngayon, siya na ang aking asawa. Kaya ito na lang masasabi ko, at akin lang to. Mali si X, maling mali. Pwede magmahal lang sabay. Magkasabay ko ngayong minamahal ang aking asawa at ng aking musika. Mahal ko sila. Sabay sila. Salamat po.